ako'y para sa'yo. Kahit na tayo ay pinaglayo, I believe na ang puso kong ito nakaraan para magmahal sa'yo. Tuwing aamin ay laging nabibig ko, may bang mahal ang puso mo? Handa ako na maghintay at bigyan mo ng pag-asa. Dahil mahal kita, nandito lang ako, di magsasawang mag I love you. Ang pag-ibig ko sa'yo, darating din ang araw at di magtatagal sa mga bituin tanging hiling magkasama ay ikaw. Balang araw makikita ang nandito lang ako, di magsasawang mag I love you. Sa buhay kong ito'y ikaw lang ang minahal ng totoo. Tadhana na ang may alam ng tunay na mo manadarama. Handa ako na maghintay at bigyan mo ng pag-asa. Dahil mahal kita, nandito lang ako, di magsasawang mag I love you. Dati siyang Dabarkad sa longest running noontime show na Itbulaga at naging host rin ng talaga namang pumatok na Pinoy Big Brother. Tama ka dyan, Jess. Bumida na rin siya sa napakaraming pelikula tulad na lang ng My Amnesia Girl, My Big Love. At ngayon naman, My Sassy Girl, at My Lahat May. Mga kapatid, the ultimate multimedia superstar, Tony Gonzaga. Wait, gusto ko lang sabihin kasi kanina bumulong si Mami, are you closer? You know what? Kami ni Tones, ang cute kasi ang friendship namin nag-start talaga nung sa prom. Nag-room kami kasi busy yung best friend ko si Jel. Sabi ni Jel,
si Tony, samahan mo, sasamahan ka nun. Alam mo ba ang cute-cute ni Tony? Hindi kami super close pa nun na sabi niya, pupunta tayo ng Vatican, magmamas tayo. Pupunta tayo ng ganito. Bilin mo to, kailangan mo yan. Alam mo, pag di mo yan binili, magsisisi ka, nandito na tayo. Saka, not everybody knows, she's an introvert eh. That's why she's very quiet like this. Parang she's eldest niya. Parang yung anak ko. Mm-hmm. So sabi ko kay Tony, alam mo, Tones, para kang si Cal, kaya nag-drive tayo. And you know what? We went to Vatican. Tapos yung necklace, tinitingnan ko, namimili ako white gold or gold. Kasi yung budget ko, pang isa lang, binili niya yung isa. Paglabas namin, sabi niya, eto na yung isa. Diba gusto mo rin yun? Oh. No. The generous diba? Tony. Naalala ko. Oh, gusto ko lang sabihin na ganun siyang tao. Kaya lang kasi not everybody knows that. I just wanna say it because... Mm-hmm. Kami lang dalawang may alam doon eh. Mm. Gusto ko lang sabihin. Ganun siya kabuti. Mga gusto ko yung mga generous tapos hindi sinasabi. Ayan. Hindi, ganun din naman si Dims. Ganun din siya. Gumaan loob ko sa kanya kasi ngayon pala, nung pauwi kami sa plane, nagkaiyakan pa kami. Oh, ganun na to! Sabi ko sa iyo. Ano ba nangyari sa amin ni Dimples? Parang pauwi lang tayo dito ha? Pero nagkaiyakan na tayo. Hindi kasi, she was talking about the bullying that her eldest was going through at that time. So sabi ko, uy, pinagdaanan ko din yan. So parang, alam mo yun, nag-connect. Nagkaintindihan kami. Kumbaga, ang gusto lang sabihin ni Tin, para kong mami, pinti. Ganun ba? Ay, hindi. Kasi ano ko, feeling ko ikaw, gentle parenting. Ay! Uso na yun ngayon, gentle parenting. May ganun yun. Doon na tayo sa gentle parenting. So ikaw ba parang mami pinti or... gentle parenting? O parang magkapareho ba yun? Mami Pinti equals gentle? Ano to, parang ano, dalawang personality. Pwede tayong gentle parenting. Pero pag minsan, kailangan din natin talagang ilabas yung mga 80s and 90s kind of parenting. Yung Jurassic parenting. Jurassic! Napanood ko yung video na yung tawang-tawa ko. Kasi ikaw Jurassic, sabi ni Mami Pinti, ano sabi niya? Excuse me. Ipaparek pa niya, pero may mga ebidensyang nilatan. Hindi na siya nakapanood. Pero sabi mo, in other words, yung pagpaparent mo kay at saka yung baby Polly. Parang hati, hindi exclusive gentle. Siyempre, kung minsan kailangan lumabas din yung pangil. Yes. Okay. Meron nga ako nakitang quote before na sabi niya, when I open my mouth, my mother comes out. Sabi ko, oh my gosh, ngayon ako nakarelate. Totoo yun. Yung mga sinasabi mong, ay, hindi ko yan gagawin. Ay, naku, ganyan ako. Eh. Hindi ko yan gagawin. Kay Tita kay Boots. Boots. Oh, parang, kay Mami Boots. Oo, oh, yan tinasabi sa akin. Sinumpa ako yun. Sinabi sa akin, ngayon yan, naimbok ang bibig ko. Oh, ang magsasabi sa'yo parang asawa mo. So, ano na pick up mo kay Mami Pinti? Yung modulation. Ganda ng word! The modulation kind of parenting. Kasi una yan, ang may stages ang galit ng mami ko. Yung una, the dagger look. Ano ba yun? Kinategorize na namin yan. Halimbawa, nasa maraming taong lugar, tapos hindi ka nagtitiyo. Gagano na yan. Ayun! Dagger look na yan! Parang, uy, tumingin na ng matalas. Tapos pag hindi pa kayo nakuha, ang next category na is the mouthing of words. Okay, so hindi ka nakuha sa dagger, para may mga voodoo na siya na sasabihin. Pag ganunin ka rin niya. Para speaking in tongues na yan, makulit talaga kami ni Ale. Yung next na is the... Nakuha na kayo. Ay, kuha na. Modulation mo. Yun siguro nakuha ko sa hosting. Ang ganda naman. Napakanyabangan. Yun naman pala. Medyo sassy, no? Speaking of sassy, mapunta tayo sa may sassy girl. Share ko lang, alam mo, pinabangan ko to kasi this is the very first Korean movie I watched and I'm so happy that you're the one who's doing this. Alam mo, nung nakita ko yung Korean version nito, sabi ko, sana si Tony Gonzaga talaga mag-play nito. And this came out in 2001, diba? The Korean version. Mm-hmm. So, ito na nga, true enough, ikaw na yung mag-play. How do you feel? Si Maui, magkasabay kami niya, nag-audition kami sa Star Search. Ay, May kasarili kami din. Anong year? Nay, kasi ang pambato ko daging material nun, pagkakanta, Lady Marmalade. Oh! Siya din. Kinakanta niya ang Lady Marmalade. Tamo na. Nung kinanta niya, tinapong ko na. Totoo ba? Hindi ko alam to story na ano to. Ano sabi ko? Ayoko na kantahin. Magaling siya. Ano na lang ako? I believe. Ay, I believe. Kinanta mo talaga yung I believe? Hindi. Sorry, hindi. Galing ba talaga yung parang malumanay lang. Pero ang galing kumanta niyo. May grabe siya. Kami from Tony. Performer namin yan dito. Kaya nanahiya ako kumanta. Parang nilalayo-layo ko yung mic ko kasi na. Akala ko sa akin ka nahiya. Yan na naman. Para acting ako nahihiya. Eto naman, hindi. Wait, tell us more about My Sassy Girl. How was the experience like?
Sobrang saya because we finished the film at the peak of the pandemic noong 2020. And then during that time, there was parang no assurance kung ano na mangyayari sa movie industry at that time. And then so many things happened. I got pregnant, di ba? So I lumaki, tapos nagpaliit, tapos nag-breastfeed and all that. Marami nang nangyari sa buhay. And then, I got sick pa pala. Hyperthyroidism. Uy, mabigat na ako. Okay. Yeah. And then, I had to undergo yung radiation therapy. To treatment. Cure it. Tapos, after, I got pregnant. So, maraming mga pinagdaanan. Wow. Tapos, dapat last year kasi I just gave birth. So, healing pa. So, the body is healing. Aside from the world is healing, the body is healing. And then, ngayon, ang parang pinaka-okay. Siya, ma-air. Kaya parang God's time. Siguro yun. God's time na nag-align lahat na ito yung right time para mag-air yung movie. Pero this movie, 2001, nabanggit nga ni Maui, napanood mo na siya beforehand pa or kinailangan mong panoorin ulit para aralin yung karakter? Kinailangan ko siyang panoorin noong 2005, naalala ko yun. Kasi binigay siya sa akin ni director na nga si Barry ngayon, si Direk Barry. Gonzales. Diba? Yes, si Barry, yes. Dati kay Direk Kati. Yes! Ayan, kilala ni Dims yan, katrabaho namin sa Star. Sabi niya, panoorin mo itong si Sassy Girl. Kasi lahat ng mga films ko before that I would do na rom-com, ang peg siya. So, sabi ko, sino kaya si Sassy Girl? Tapos, panoorin mo para alam mo. We were shooting the movie You Are the One. Mm-hmm. Tapos yung mga Amnesia Girl, tapos yung mga My Only You, I Remember. Right. Ganun ang peg lagi. So, kaya ako siya nakilala dahil yung mga movies ko before, ang peg yung character niya. Three words to describe si Sassy Girl para dun sa mga hindi nakakakilala sa akin. Maliban sa Sassy. Maliban sa Sassy, she is funky, she's deep, and she's hopeless romantic. Okay. Ang ganda ng kwento. Okay, excited ako. So excited. At saka Tony Gonzaga to, no? Yun ang pinaka-dyan rasan para panoorin. Hindi, tsaka si Pepe, ang galing dito. Ang husay ni Pepe. Napaka-husay ni Pepe. You will fall in love with him in the movie. Kahapon kasi nag-premiere night kami. So doon ko lang napanood. Talagang humanga ako, na-solidify yung paghanga ko sa kanya bilang hindi actor. Siya yung matipuno, tall, dark, and handsome. Hindi ganun ang dating, pero may in love ka. Yeah, kasi makikita mo kung gano'n siya. Di ba usually ang babae ang martyr sa pag-ibig? Yes. Ito siya. Sabi ko, may lalaki palang martyr sa pag-ibig. Meron. Siya yun. parang kinaya-kaya lang siya nung girl, tapos sinayaan niya parang basahan na lang siya for the first part of the pelikula na parang tinapaktapakan siya. Sabi ko, naawa na nga ako sa kanya nung sinushoot namin kasi kung di siya masasaktan, malulunod. Silbahin naman itong babaeng sa kanya. Don't! We can't wait to watch! Please invite all our kapatids. Yes, mga kapatid, bukas na po ang showing ng My Sassy Girl in cinemas nationwide. Sana po suportahan natin ang pelikulang Pilipino. This is under Viva Films and Tin Can. And directed by Fifth Solomon, kasama ko po ang napakahusay, napakagaling na si Pepe Herrera. Ayun. Maraming salamat, yes! Tony Gonzaga, siyempre. Thank you for coming. Sana huwag kang magsawang dumaan dito. Mga kapatid, Dimples Romana po. Kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.